Guys, ayun, loading muna. Ayan, Gambit Esports, game number 2. Ano meron sa Feb 14? Araw ng mga patay, Yooks. Araw ng mga patay. Mga sawi. Araw ng mga sawi. Basta holiday sa akin yan. Boss Orb, shout out na, ano ba yan? Wag niya, don't me. Wag baka, hindi, seryoso, hindi naman ako natitriggered. Hindi. Matagal akong matrigger, sir. Sobrang tagal. Sobrang haba ng pasensya ko, pero eto naman, nagalit. Si hindi ko matandaan, Boss Orbs, pabasa na lang ng name ko dito. Hindi ko matandaan. Ba't ko tatandaan yan? Pero, yun. Kasama si, guys, hindi ako tinatablan. No. Manhid na ako. Pabati, Boss Orbs, hindi na pa ako nanonood. Si K. Joe Ren. K. Joe Ren, shoutout sa'yo. Para maubusan kayo na shoutout. Para maubusan naman tayo dyan. Boy, wapo ko yung Orbs. Ba't kami magde-date? Tropa yon, tropa yon. Tropa si Madam Ish. Pero ito, Haring Deluyo, Prop Orbs, shout out naman. Mga ano kayo eh, no? Mga hype beast din kayo eh. Pero si Haring Deluyo, ito, nako, puro shout out. Shout out ni, ano, fake news. I don't believe in fake news. Ayan, shoutouts pala kay Ish, ganda doon ang pajama niya. Pabati sa girlfriend ko, Boss Orbs, si Ruth, sinong Ruth yan? Ruth de Lima ba yan? Shoutout, Boss Orbs, pengen chicks, ako nga walang chicks, ba't ako hinihingan nyo? Pisngi, oh, sa inyo na yung pisngi ko, libre. Wala nga akong chicks, Diyos ko, hindi nga ako lumalabas ng kondo, halos hindi nga ako lumalabas dito. So, hello, Sir, Mr. Michael, pa-shoutout. Again, from Abu Dhabi, si Janus Mayor. Boss Orb, shoutout naman. Noon ng WXC, habang tulog si YP. Pag nagising yan, deads ka. Pero, yun, Boss Orbs. Congrats. Bakit ganon? Bakit kayo ganyan? Ano, no? Ang supportive nila, pero manhid na ako. Manhid. Wala, fake news. Fan ako ni Laurelyn, syempre. Fan ako ever since, kailan ba yun? 20. Ano, oo, sa Loreling Boulder na yan. Nabulol talaga ako noon. Sabi ko, loling. Yung loling ko, naging Loreling Boulder. Eh, ewan ko dito sa mga Twitch na mga taong to. Pero kinukulit ko na lang sila kasi magsisimula naman na din yung game. Para focus tayo sa game, syempre. Kaya pabati naman from Baguio, si Deathside 371. Seryoso, Prop Orbs. Kakanood ko lang sa stream. Nope. Walang fake news na tumatalab sa akin. Pero ito si ano to, si Spepap. Spepap 123. Shoutout sa GF ko sa Kuwait. Uy, si Janice. Mga taga Kuwait, mga taga ibang bansa, huwag kayong homesick. Pero yan, shoutouts pala kay Is. Uy, Is. Ayan, kamay ni Is. Otep, minsan yung kangkangan, minsan kailangan na natin lugar yan. Baka maban tayo, pero Okay lang. Pero ibida mo segment, Prop Orb segment, wala ba? Wala tayong bidahan dito ngayon. Mababait eh. Yung mga nasa madaling araw, mababait. Mababait tong mga to. Lagi kong kasama tuwing puyatan. Kaya wala tayong, walang bida. Lahat kayo bida. Mabait dito. Pa-shout out yung sa ex kong buntis. Nako, ba't mo pa-shout out there? Hindi mo papanandigan. Talo. Pero kanina may naungol si Joma, umuungol sa street. Sira uli. Nagulat ako, ano yun, nadidistract ako, may kalabaw. Pero pa-shoutout, Sir Mike, supportahan nyo. Just heart. His photo, sabi ni Yos. Uy, pinopromote. Huwag nyo nga i-promote yan, Sir Mike. Hashtag. Pagkatapos ka mo nila i-unheart nila. Oo, pagkatapos nyo i-heart, i-unheart nyo. Pero, Angry reacts. Uy, angry reacts. Gawin nyo. Fan. Ito si Cat Lover, kanina pa to sa EXE. Raul, okay. Nagre-ritual si Joe, nagre-ritual. Pero tagal mag-load, ha? Ang tagal mag-load. Loading screen pa lang pamatay na. Pasabi kay Ishii, shout-out mo daw. Oh, yan. Para si Janus Mayor. Hello, Janus Mayor. Pura-pura. Ayan. Kaya ka na. Ayan, loading na tayo. So, maya-maya na natin. Second pick tayo. Pero ano na, Joe, mapakita mo na yung ano. Baita mo na yung draft. Ayan, wala pa naman. So, mag-usap muna tayo dito. Usapang tao muna. Aryan08,
08:30. Boss Orbs, ala ba tayong bago dyan, pabulong na? Anong bubulong ko sa'yo? Wala nga ako. Hindi ako mahilig magbulong. Norma Plyer. Uy, kapatid mo ba si Markiplier? Normal ka lang. Eto, Boss Orbs, shoutout naman sa misis kong si Main. Natulog, kain tayo ng mainit na kwek-kwek. Nako, tagal ko na hindi nakakain ng ano, ng street foods. Hindi na ako nakakapunta sa ano, hindi na ako nakakapunta sa Morita. Fishball, tapos magkakasakit ka naman. Shout out na kita, friendly bully. Sabi ko, nandyan, napansin kita. Nabasa ko yan. Aba, ayan, abang 140 ka pa lang, yung shout out ko, nabasa ko, solid WXC. Yan ang solid WXC. Nakakamiss na yon. Tuhod, ano to? Tuhod Gaming ni Ips. Ano tuhod? Kaya pala, tuhod. May maitim na yung tuhod. Maitim na yung tuhod ni Ish. Prof Orbs, kailan laban ng TNC? Wala silang laban. Group B tayo bukas. Group B. Monday pa laban ng TNC. K-pop, yes! Buti naman, may napansin si Ice, Ice, Ice. K-pop tayo, malapit na maging gray yan. Ha? Konting... Pupush ko talagang gray. Pangarap ko maging gray, magmukha akong matanda. Simula pagkabata. Gusto ko, pupush ko yan. Pero, pa-shoutout, 12 hours na ako nanonood, walang magawa sa bahay. Yooks. Pero, eto, pag nakita ko si, nako, pag nakita si Bob Cycle na in love daw sa'yo, nako, Diyos ko Lords daw. Diyos ko Lords, sabi ni Ate Ishi. Cat Lover, nako, yan na naman. News na naman, yan. Na-message, deleted ka tuloy ni Nightbot. Kota na ako, tulog na, na-shoutout, yan. Tulog na parts. May humihilik, si Joma, si Aring Diluyong, pero, eto, pag nag-pick na, simulan. Walang papag-giveaway ko. Ah! Nalimutan ko, guys. May giveaway tayo. It's Galaxy Battle. Galaxy Battle. Three. So, kung sinong gusto makakuha ng ticket, ano ba to? Premier seating noong January 24th next year. 24th. Pero, kung sinong gusto, punta na kayo sa ano? Mall of Asia. Kita tayo sa harap. Doon sa bilog. Kita tayo sa bilog. Pero, ito! Back to the ball game na tayo. Dapat binigay mo sa akin. Hindi, ngayon ko lang to nakita dito. Ang daming ang ticket, sayang. Pero back to the ball game tayo. It's Dazzle, Sun King for the side of Vega Squadron. Tiny ban out. Naga Siren na ban out din. Pati yung Omni Slash, Omni Knight. So may plano dito Vega Squadron. Either isang heavy right clicker pwede nilang kunin dito. Pero dito naman sa side ng Gambit Esports. Razor, Enchantress, and the... Chen, na ban out, Atabs Gaming, tinanggal nila. Pero tinanggal din nila yung Razor kasi yun nga, may balak yung Gambit Esports kumuha ng either Atabs or maraming creeps. Eto na nga, Lycan, may mga Wolf, Lycan Form, pangkuha rin ng damage. If ever mahuli nila Lycan, kuha na lang ng damage ng Razor yan. Pero eto, Bane, second pick, pang setup nila, katulad ng ginawa kanina. Andyan yung Sleep, andyan yung Sure Hit na Arrow, andyan din yung Fiend's Grip pang lockdown ng heroes ng kabilang team. So, basic. Hindi ko naririnig nag-CR ako. Shoutout na kita, friendly bully. Hanggang CR. Oh, to CR, we love tayo dyan. Pero shoutout, nakatambay sa bahay 2 months, unemployed life. Alam ko pakiramdam niya. Ako, 1 year nga akong tumambay sa bahay dati. Walang labas-labas, puro Dota lang. Sana sa, nako... Hindi. Pahinga na si Ishi ngayon kasi may bukas pa tayo. May casting pa tayo bukas. Pero ito, third man ng Vega Squadron, Shadow Fiend. Kita naman natin, usually, sinisecond, first pick. Pag earlier on, kasama yung Clockwork. Pero ngayon, binan out ng Vega Squadron. Wala tayong makikitang Shadow Fiend ngayon. Pero Boss Orbs, hindi mo ako pinapansin, naubos na lang yung quick fishball na nilo. Norma Plyer nga, sabi ko kapatid ni Markiplier. Oh, Norma Plyer, kapatid ni Markiplier. YouTuber yan. YouTube reference tayo ngayon. Pero Ishi, nako, kinikilig sa Twitch si Darkstar, sabi niya. Pabati, Boss from Japan. Hi to my wife, si Anna. Kobe, kita tayo sa Japan. Kung nasan ka man, nasa Tokyo ako next year kasama yung family ko. So, 2 weeks vacation. Hopefully, makuha ko yung visa ko. Japan din yon. Last year, hindi ako nakasama eh. Visa problems. Pero, eto. Fourth pick, fifth ban ng Vega Squadron. So, allows team fight. Allows nila exorcism. So, wala Death Prophet. Pero, eto na. Brewmaster, binan out din ng Gambit Esports. So, kasi pag nilagay mo yung Brewmaster, tinapat mo dito sa Lycan, mahihirapan mag-farm yan. Nandyan yung Drunken Haze, babatuhan ka lang yan. Madedelay yung farm nung Lycan.
So, andyan din yung panggulo nila. Pwede din nila i-hold ng Panda Bruce Split. Pwedeng mag-hurl boulder. Pwedeng yung tornado, yung Yules. Pero ito, hanggang ano oras ka magkakas? Hanggang Navi! Navi semifinals, walang aatras. Pero ito, 8 years na akong tambay. Yan, nagsisimba pa ba yung tea? Yes, nagsisimba. Oh. Ano gusto mong drinks? Bili ako. Saan? Pit and Ride. Pagka-in game na. Ah, sige, sige. Pero, yan, nagsisimba. Yes, nagsisimba po kami. Kaya po minsan, wala si Kuya Nick, wala yung isa sa amin, nagsisimba pag free time. Pero ito, Tidehunter, Dragonite, basic na pang-counter dito sa Lycan way, way back before. Bakit? Nandun yung Ravage niya, pwede mong i-delay yung Lycan Wolf form. So, anong gagawin mo dun? So, nasa, na-delay ka, na-hold ka, ng... Huwag kang matutulog anytime soon. Tawag dun? Ng Ravage plus a complete control against the team. So, pinalawak pa ata yung range ng Ravage ngayon eh. Pero eto Boss Orbs, isa pabati yung kaibigan ko na si Lo. Baited ka talaga. Baited talaga. Shoutouts pala kay Mayora dyan, Lorelin. Nagugulo ka ng mga nasa Twitch chat. Ginugulo ka. Shoutouts na lang sa'yo. Ayan. Masaya na kayo. Cat lover ako din. Pabili drinks ito, Apple. Pa-LBC mo nga. Yung charger ko, Kuya Orbs. Ayun, mamaya, bigay ko. Charger ko, paki, ano, yan, bigay ko na lang. Bigay ko mamaya. Pero, tibay netong si Anytime Soon. Magdamag na sa stream, Diyos ko Lord. Magdamag kanina pang umaga yan. Pero ito, balik tayo. Kung may transformer sa Gambit Esports, nandyan din yung transformer for Vega Squadron. Usually, magkasama yan. DK, Lycan. Pero ngayon, lockdown ng Vega Squadron, Dragonite. So, may konting pushing power sila. May konting kunat with the Dragon's Blood. So, either mag-build sila ng Silver Edge or napakasakit na damage para mapagilan yung regen na itong DK. Pa-shoutout, Azalea21. Shoutouts po, Kuya. Shoutout sa iyo, Azalea21. Magandang gabi. Ito, Outworld Devourer naman. Pangtanga. Pangtanga ng mga heroes nila. Pangtanga. Andiyan yung Sun King. Strength Hero. Tidehunter. DK. O, gagawin niyang tanga. Intelligent Steel ni Outworld Devourer plus magandang bagsak with the Sanity's Eclipse since mababa nga yung intelligence ng tatlong hero. So, eto naman. Last ban for the side of Vega Squadron. It's the Batrider. Siguro pangbawas isolation na rin, pangbawas vision for the side of kung makuha man ng Gambit Esports, delikado yung Dazzle. Kasi yung Dazzle, kailangan nasa likod yan. Eh, pag may Batrider, nandyan yung Firefly, nandyan yung Vision Advantage, Blink In, Hatak, mamamatay ka agad yung Dazzle. Pero to counter out the Dazzle, andito si Axe. Tatagos at tatagos sa Shallow Grave. Yung eyebag ko, kasing laki na ng pisngi ko. Pareho tayo. Pareho tayo. Pero pabati, Boss Orbs. Kaya huwag kang matutulog. Araw pinaghirapan na, mo yan. Araw ng nakikipagpuyatan sa'yo. Power si Ariana. Ariana 0830. Kuya. Kuya Wakpo. Lugi di. Oh, yun nga. Magiging tanga si DK. Tatangahin ni Outworld Devourer. Yun ang masaklap. Kung ilalagay nila sa mid lane, DK plus Outworld Devourer. Yan, may explanation. DK plus Outworld Devourer. Lalapit muna yan si DK. Pero kung nandyan yung Arcane Orb ni Outworld Devourer, gagawin niyang tanga yan. Babatuhin ka talaga ng tanga niyan. Pero patingin nga, Boss Orbs, ano yan? Ano ba yan? Ay, ano? Yung charger mo nandun sa gilid. So, yun na nga. Last pick for the side of Vega Squadron, who will it be? So, pwede nila i-adjust yung lane. Pwede nilang ilagay yung DK sa safe lane. Sino bang pwede ilagay nila pang mid lane? Wala pa. Pwede pa sila kumuha ng mid laner dito. Either DK safe lane para may iwas dun sa OD or depende. Anong ipipick nila dun? Orbs, pa-shoutout Toronto, Hydro, lakas ng trip 3 times na naglo-low power, nawawala net ko, Mark G. Nako, kawawa naman yung internet mo, papalta mo na. Ayan, nood-nood lang. Yeah, si Ish na yung charger niya. Pero eto, Luna. So, Luna for the last pick, si Palanti. Oh, sige. Luna safe lane, under shock mid lane, so tatapatan nila yung Outworld Devourer. Pero makikita natin kung papadala ba sila ng support para maharas out yung OD earlier on
or magsasuffer yung DK sa mid. Pero eto, kompleto na yung ating lineup. For game number 2, Vega Squadron taking game number 1 against Gambit Esports. Pero titignan natin kung makakabawi po yung Gambit and they will take this to game number 3. Who will face Navi, malalaman natin after nito. It's either Vega Squadron or game number 3. Gambit Esports or Vega Squadron. Yung iBug, tulog na ako, haha, gising. Pa ako neto, ikaw pa din, caster. Nako. Natulog ka na. Natulog ka na't lahat. Ako pa rin yung mukha na nakita mo dito. Nakabalandra. Pero, nako, napapaniginip, patay tayo dyan. Pero, eto na. More power tayo dyan. Nandyan yung axe to cancel out the shallow grave. Titingnan natin kung yung basic counter ba ng Gambit Esports mag-work out against Vega Squadron. Pero nandyan yung Sand King Epicenter na napa, yun nga lang, matagal cooldown. Nandyan yung Tide Hunter na matagal din yung cooldown. Andyan din yung cooldown ni Lona. So, GG! Tong DK, yan nga. Kailangan nila bantayan yung DK sa mid. Meron, ako, Boss Orbs, matanong lang, nasan na yung VP versus Pro? Kompleto pa rin. Nandun sa Russia, sa Ukraine. Ano yun? Earphones mo. Hindi mo naiwan dito. Pero, eto. Shoutout naman, sir. Tigil ko muna paglalaro ng Dota para manood. Notif me. Send notifs ba to? Pero eto, pakilala natin sa side ng Vega Squadron. It's Layer on the Dazzle, si Zayak on the Sand King, si Undershock on the DK, si Blizzy para sa kanyang Tidehunter, si Palantimos on the Luna. Pero dito naman sa side ng Gambit Esports, it's Outworld Devourer on the G, si Vanscore on the Bane, si Big Num para sa kanyang Doom, si Cheshire Cat on the Axe, at eto naman si Dahak para sa kanyang Lycan. So, yan. Kompleto na yung ating heroes. Boss Orbs, pa-shoutout naman dyan. Si Crispy Pata, napaka-charap. Napaka-charap na. Wag, ano yan? Wag na nila bantayan para Navi na agad. Depende. Oo. Hindi, malakas naman yung Gambit Esports. Hindi naman basta-basta player yung mga yan. Mga old players na yan. Lalo na yung Cheshire Cat. May mga napanalo na rin pala sa akin yan. Lahat ng nagpanalo sa akin ng Arcana dati, naaalala ko. Hindi muna ako magra-rank, mapanood lang. Nako, sa malamat, si SGT Da. Shoutout sa'yo. Thank you sa pag-suporta, maski this oras na ng madaling araw. So, happy weekend sa atin dyan. Ingat ka, pagtulog mo, baka matapatan ka na naman ng camera. Okay lang. Sanay na akong ganun. May malala pa dun, guys. Dating ang tagal umuwi ng barkada ko, nasa gutter ako natutulog. Gusto ko na umuwi, naantok na ako, natulog ako sa gutter. Hinihintay ko sila. Pero ito, mid lane matchup natin, it's the DK against the OD. Pero nandito yung Big Num Doom. So, haharasin lang niya ng Infernal Blade yan. Mahungulelat dito si Undershock sa mid. Pero dito, it's the off lane naman. Top lane natin, Blizzy with the Axe. And Cheshire Cat. Pero andito na rin si andito na rin pala si Dahak on the top lane. Dito naman sa may bottom lane, Vanscore, Zayak zoning out lang etong Bane dito sa may bot. Pero tri-lane matchup tayo with the Dazzle, Zan King, at eto naman si Palantimos on the Luna. Pero mag-adjust nila ulit yung lane. Mapupunta si Axe since nandito nga si Slayer on the Dazzle. Meanwhile, top lane naman, andito na si Dahak on the Lycan. Pero ito, busy top lane din. Ito, mid lane adjustment ulit nila. Yan na nga, nasusundot na dito si DK. Andito na rin yung Arcane Orb. Now, at level 1, inap na agad ng Outworld Devourer. Since, alam nyo nga, kung lalapit yung DK, pwede niyang ibato yung Arcane Orb. So, yun na. Matatanga talaga yung DK dito. Pabati, boss, si RV Twister. Shoutout sa'yo, RV Twister. Meanwhile, ito sa may bottom lane, Cheshire Cat holding on against Vega and Palantimos. Dito naman sa may taas, dropping low si Doom. Pero nandito si Bane to zone out the Tidehunter. Habang ito naman si Vanscore with the right clicks lang. Right click lang. Pabati, Boss Earns. Hindi ako si Earns, si Herbs ako. Kamikaze 0225, shoutout sa'yo. Magandang gabi. Ako din, pabati, M. Arcana. M. Arcana, shoutout sa'yo.
Ayan, maganda pala i-on na natin yung stream bago magsimula para maubusan kayo ng bate. Yan, power. May nabi pa tayo mamaya, abangan nyo yan. So, isa lang po yung papasok for the CIS qualifier. Pero eto, Vanscore zoning out. Bleezy, Vanscore in a zone out ni Bleezy. Nandun yung Anchor Smash, medyo makunat si Bleezy. Andyan yung Kraken Shell. Pero dito naman sa may baba. Balik tayo sa mid lane. Arcane Orb, so Essence Aura muna. Pero dito sa may taas, tuloy-tuloy lang. Andyan yung Anchor Smash, andyan yung Kraken Shell. Vanscore harassing it out with the Tidehunter. Pero eto na, Vanscore, mapipilitan lang. Eto pumapalag talaga eh, pero nandito na, kagandang effect naman nung coming from Dazzle. Nandun yung Poison Touch, level 1, nandyan yung Sleep. Pero nandito na rin yung Lycan, trying to battle it out. At nabatukan ni Big Dom with the Infernal Blade. Nandun yung Brain Zap, right click ni The Hack will take out the Dazzle dito sa may taas. Parang eto naman, mukhang mamamatay din etong Tidehunter Bleezy. At sinusundot ni Big Nam, pero dito naman, Zayak, shoutout pala kay Kuya Nick. Pero eto, shoutout. Yes, sumundot ako ng manok. Pero shoutout pala kay Kuya Nick dyan. Pero eto, Zayak. Pero eto, mid lane naman, G, with the right clicks. Eto na yung kinalugi ni out ni DK sa mid lane. Nandyan yung Arcane Orb, wala nang mana si DK. Binabakbak na nung Outward Devourer. Pero eto naman, mukhang papalag pa rin. Nandun yung Poison Touch onto the Bane. Bane dropping low. One more right click. And then, the Caustic Finale kukunin ni Sun King. And he will take out the Bane on the top lane. Show fight recap. Ayan, show fight recap. Konti pa lang naman. Pero 1K network lead nasa side ng Vega Squadron. Dito sa may taas, TP lang pabalik. Ang ganda ng set ng Dazzle. Grabe. Grabe yung set ng Dazzle. Poison Touch pa lang. Napakaganda. Ito. Bottom lane. Bottom lane naman. Etong si Axe mukhang magbe-block lang ng creeps. Habang dito sa may taas. Dito pa rin. Nanggugulo pa rin yung dalawang heroes nila with Dazzle. And then the Tidehunter. Pero nandito na si Doom. Andun yung net. Set up. Poison Touch onto the Doom. Pero eto naman. Vanscore the Sleep onto the Tidehunter. At yun na. Kukunin na lang niya. Pero dito sa may mid lane, so far, DK, 24 against the Outworld Devourer, 24 to 24 yung score. Nakaka-hold on siya sa pagpa-farm, pero yun na nga, ginagawa siyang tanga ni Outworld Devourer. Fire Breath lang. Meanwhile, Luna sa may bottom lane, now at level 5, tuloy-tuloy lang pagpa-farm uncontested against the Axe. Si Axe naman napa-rotate na dito. Now a creep stack, libreng farm para dito sa Axe. At mukhang makaka-early ng dagger yan. Pero dito naman sa may riverside, harasan lang with Big Num. At dito naman sa may gilid, balik tayo. It's Bleezy against the Vanscore ulit with the Bane. Sundutan portion tayo dito. Pero eto, mukhang mapaparotate na dito si Dazzle. Fire Breath on the G. Right click naman, Arcane Orb nandun with a 12 Intelligence Seal. Nandun yung Barrow Strike. TP from the mid lane. Andito na si Bane, pero G still survive. Pero nandito yung DK. Caustic Finale pumutok na. Dropping low, G with a 38 HP. One more right click will finish it out. Meanwhile, Sand King will fall as well. 2-2 ang score natin doon. And now, meron pa susunod. Slayer! Vanscore got a double kill for the Bane. At mabubuhay pa yung kuya mo si Vanscore. Pero dito naman, Orbs, TNC update. Wala sa league. Panalo po TNC against Admiral kanina. So, no, for the Epicenter. Pero ito, top lane naman. Level 5 pa lang si kuya mo. Pero Dragon Form, nandyan na. Habulin si Dak. Dak. So, ipupush out na lang nila. Andito yung top lane. So, fortification kinumit na. Andito pa rin yung tatlo. Andito yung Tidehunter. Andito si Dazzle. Andito rin yung DK with the Dragon Form. Pero ito, si Dahak. Napilitang umalis sa lane. At top lane, mukhang free for the taking na for the side of Vega Squadron. Libreng tower at 6 minutes in. At makukuha na nila. Sulit! Sulit yung Dragon Form ni Undershock. Dito, mid lane naman, andito si Sand King, kukuha lang ng XP plus nandiyan pa yung Arcane Orb, Arcane Rune.
Pero eto, sundot-sundot lang. Gambit, G, tuloy-tuloy lang. Pero mukhang tutuloy-tuloy nila yung top lane. Pero nandito, yung DK with the Elder Dragon form. At eto na, binabakbak na nila yung top lane tower. Tier 2 tower ng Gambit Esports, The Hack. Oh, napipilitan mag-farm. Pero eto, Helm of Dominator. Tingnan natin kung itutuloy-tuloy ba nila yan. Pero hindi pa nila ginugulo dito sa may taas. Pero andito naman sa may gilid, Cheshire Cat. Now, wala pang dagger. Pero top lane naman, tuloy-tuloy lang pagpa-farm dito. Pero dito sa may gilid, Doom will fall onto the hands of Zayak. Now at level 4. Pero dito naman sa may mid lane, balik tayo. Mukhang rotation naman, DK. May ispatan yan, syempre. Andito yung DK sa lead. May ward sila, oh. Ayan, may ward sila. Nako. Sinong fave kong hero sa Dota 2? Monkey King. Kaya nga, ayun o, Monkey King. May Monkey King ako, sir. Yun yung trip kong, ano, Monkey King talaga. Pero yung mga, ano dyan, mga fake news, wag nyo na i-fake news. Pero, eto, Haste Rune for the Undershock. So, yan, may Dragon Form na naman. Pwede na naman sila kumuha ng objective, pero mukhang top lane yung target nila. Vance Core, nag-iisa dito sa may top. Now at level 4, pero nandito naman si Zayak. Sand King, susundot lang sa taas. Tutuloy nila yung push dito sa tier 2 tower at Vega Squadron. We will see. Ayun na nga, Dragon Form kinumit na. Meanwhile, dito sa may baba, andito naman si Lycan with the shapeshift. So, a tier 3 tower para sa tier 2 tower. Mukhang sulit na sulit yung trade nila. Pero eto naman, Vanscore. Dito sa may top lane, binabakbak na Dragon Form. Pero nandyan yung Sleep. Andyan yung apat na TP. Onto the DK. Axe call. Pero nandun yung Dragon Tail. Pero nandito yung Ravage. Onto 4. Will connect. Onto the Gambit. Pero eto naman yung Axe. Napakasakit ng damage. Calling Blade. Mamamatay si DK. Susunod si Blizzy. Mamamatay. Double dunk. Para dito kay Cheshire Cat. At kalungkutan. Kalungkutan for the side of Vega Squadron. Nakakuha sila ng 2 kills instantly. Pero dito sa may top lane, nakakuha na nila. Nabawasan nila yung tower, pero dito naman Palantimos and the rest of Vega Squadron pushing in the mid lane habang nagkakagulo sa may top. Pero eto, MK talaga, Monkey King. Nako, Diyos ko, fake news na naman. Pabati po si Josh Vincent Salahid from Isabel Leytes. Si Batdoc 2K17. Ano ba yan? Grabe kayo sa akin. Grabe kayo. Mas mataas net worth ng DK kaysa Odie. Mas natatanga yung Odie. Hindi, nasa taas. Oh. Tingnan mo yung DK. Oh. Undershock. Bossers, babate. Bati na... Ano ba yan? Si Engineer Batman. Out tayo dyan. Pero 3-5 ang score natin, Gambit Esports with the 1K network lead. So far, 10 minutes, wala pang first 10 kills, pero 5 kills away for the Gambit Esports. Meanwhile, 7 kills away for the side of Vega Squadron. At kalungkutan. Nako, grabe kayo sa akin. Pero ito, Zayak, mukhang i-go ni G. Wala pang Sanity's Eclipse, pero nandyan yung Astral Imprisonment. Madadamage yun si Zayak. Pero ito. Wala pa, walang pupunta sa may top lane. Meanwhile, mid lane naman, tuloy-tuloy lang pagpa-farm ni DK. Blink dagger para sa Axe at the 10-minute mark. Pero, yan na. Oras na para sa mukhang game 3. Hindi pa magaling si Baby Shark. Pero nakapag-cast na kanina. Pero nangihina. May sakit po. Si Rain. So, ito. Top lane naman. Andito Sand King. May blink dagger, wala pa. 1K gold short pa dito sa Sand King. Meanwhile, dito naman si Axe. Meron ng blink dagger. Ready ng tumalon. Pero Luna is missing na nga lang daw. Yeah. Yung manok. Manok lang. Pero ito. Shoutout sa GF kong si Danica Pontejos from Japet. We are watching from Dubai. Hands down, 156. Shoutout sa iyo ng GF nyo. Hindi po ako prop. Mukha lang kasi nakailang course na ako, naka ba? Shoutout sa inyo. Pero... Pero...
Pero eto, mid lane, may clash pa na wakas. Sarap nun. Salamat, salamat. Anong oras laban na Navi after neto? Navi tayo, semifinals kagad. Kung sinong mananalo dito. Pero kung hindi magi-game 3, Navi na tayo. Kung magi-game 3, mamaya pa yung Navi. Wala pa, waiting pa tayo. Pero ito, nag-break na yung smoke. Blink in onto the Luna. Andyan yung Doom. The Doom na commit na. Luna dropping low. Andyan ba yung Ravage? Kukumit ba? Pinigilan ni Blizzy. Nadunk sa mukha yung Luna. Mawawala. Itong kuya mo Luna. Pero nandun yung Dust coming from the Doom. Mamamatay yung 3 heroes. Netong Vega Squadron. At Blizzy, hindi niya kinumit yung Ravage. Pero ito, bottom lane, binabakbak na ni Dahak. Kasi da, parang Darak lang Dahak etong bottom lane tower. Pero dito sa may top lane, DK na naman, set up ng sleep. Nandyan yung call ng Axe. Mukhang mabibigyan na Fiend's Grip, kinumit na, binuhos na rin. And DK will fall. At I smell game number 3 for the side of Gambit Esports. Wala pang Navi. Masyado kayong excited, wala pang Navi. Pero eto na, wala tayong Navi. Nangangamoy game 3, I smell game 3. Pero eto, Big Num na with, going for the Blink Dagger naman, si Big Num Doom. Meanwhile, eto naman si Zayak, is next item niya is the Blink Dagger. Pero eto, top lane naman, tingnan natin go nila, Vanscore. Tingnan natin, Fiend's Grip, 56 seconds out. Meanwhile, eto naman, Slayer. Tuloy-tuloy lang etong si Dazzle sa may bottom lane. Kuha na rin siguro na extra level saka extra gold. Meanwhile, top lane naman, Zayak. Wala pa rin yung Blink Dagger, malayo-layo pa. Si Balanard, shoutout sa'yo Balanard. Navi, hindi. Guys, Navi, pagkatapos pa neto, kung sino winner neto, yun yung kakalabanin ng Navi. Kung wala, hindi matatapos. Pero dito, naglapag na ng Sentry Ward. Tingnan natin kung makakatakas yung Sand King. Pero nandan yung Astral Imprisonment, Bottom Strike, and the TP out. Walang vision from the side of Gambit Esports. Na juke out, pero sa may bottom lane, mawawala yung Dazzle. Ito yung counter nila. Yung Axe so far nagwo-work. First 10 kills napunta sa Gambit Esports. Pero eto na. Bili ng pandesal, timpla ng kape para masarap galawan, sabi ni Squeenie. Shoutout sa'yo, Squeenie. Ito, mid lane the Hack, Gambit Esports. Mukhang game 3 tayo, pero tingnan natin kung kayang bawian ng Vega Squadron. Yung Luna, free farming lang dito sa may gilid. Meanwhile, mid lane naman, andito na yung Atabs Gaming plus the Wolf Hellbear Smasher. Ikaw pa rin magkakas, yes, ako pa rin magkakas ng Navi and either Vega Squadron or Gambit Esports. Pero ito, balik tayo sa mid lane rotation coming from the Gambit Squad. At ito naman, Slayer. Dito naman sa may gilid, andito si, sa may taas pala, andito yung the rest of Vega Squadron. Mukhang pinipilit nila yung tower, pero nandito na naman yung Axe sa gilid. Mukhang kalbaryo na naman to, scouting out lang dito sa gilid yung Tidehunter. At igogo ba nila, DK with the Dragon Form, andito yung Doom, Epicenter, kinasa sa likod, naispatan yung dalawa, tinamaan yung Doom. Mukhang Axe naman, Ravage will connect onto 2+, the Eclipse. Mawawala yung dalawa. Palantimos plus tower for the side of Vega Squadron. At eto na, mid lane na, bottom lane, at top lane, babakbakin na ng Gambit Esports. Pero the 2-man stun will connect. Tingnan natin kung ano setup nila dito. Abang eto naman yung right click ni G. Napakasakit. Sanity si Eclipse. Naging tanga yung dalawa. Eto naman, Tidehunter. Tinatanga na. Intelligence stolen. Now at 46. Mawawala mega kill for G and 5-14, 4 heroes will be taken out para sa side. Ay 3 heroes para sa side ng Vega Squadron, mawawala na. Buo ng divine yung wala nga lahat na nandito. Tinatanong nila kung may bida-bida portion, wala. Mababait tayo dito. Worms, kailan Mineski sa ka TNC? May laban pa ba Mineski TNC? Sa Lunes na. Playoffs po. Ito, mid lane, binakbak kagad ng Gambit Esports. It's 5-14. May game, wala po. Wala pong giveaway.
Pero ito, Gambit Esports, Easy Roshan at 17 minutes. Pero nandito na. Kompleto na yung arsenal ata na itong Gambit. Pero dito, Sun King naman, 27 seconds bago makakuha ng epicenter. Pero yun, ban score, naispatan. Naispatan si Zayak. Nasa high ground. Naispatan. Pero ito, invis rune para sa Axe. Napakaswerte naman dito sa gilid. Dito sa gilid. Tignan natin kung go ba nila. Ito, back out muna daw, sabi ng Vega Squadron. At Roshan, advantage. Mapupunta, pero Sand King will try to steal the Aegis and will pay for it. And Sand King will be taken out. Say hi. Na-say hi ka nila. Selfie. First, let me take a selfie na lang. Nobunaga was urged masarap kumain sa Fairport. Hindi. Pero yun, mamamatay dito yung Luna. An easy kill for Cheshire Cat and the crew. Gambit Esports, makakakuha na naman ng tower. Napakabilis. Plus may Roshan advantage pa. Eto na. Eto na yung rason bakit hindi binan out nila yung Razor. So, yan na. Ano masasabi ko kay Armel? Mas flexible yung mid lane ni Armel. Pero dito, habang flexible naman yung mid ni Armel, eh nawala na dito si Undershock. Pero dito naman sa may top lane, kinakagat ng Lycan Wolf. Pero so far, Lycan will retreat for now. Habang dito naman, Lycan uwi muna. Pero OD, meron ng Blink Dagger. So, better initiation to para sa OD. Ito naman, Hurricane Pike. Bakbakan tayo dito sa may bottom lane. Tingnan natin kung tuloy-tuloy nila yung push. Pero ito, ikot lang. Meron pang BKB. Going for the BKB. Itong OD. Meanwhile, Axe naman. Next item niya, 4-stop pang reposition plus yung BKB. So, ito. Hinangat-ngat na. Ngat-ngatan na ba tayo dito sa may baba? Pero ito, double damage for the Doom with the Blink Dagger. Tingnan natin sa may gilid. Bane naman. Bane. Bantay lang sa gilid. Pero dito, mid lane naman. Mukhang nandito na si Palantimos. Farming out lang din para sa next item niya. It's either Manta style, pero quick pause muna tayo. Quick pause. Ha? Ano? Pero Epicenter Eclipse. Ha? Ah, sige. Epicenter Eclipse Ravage sa dalawang hero. Yun, Vega just throw the first 10 kills but not the match. Tama naman. Pero ito, Boss Orbs. No. Radiant are scanning. Pero yun nga, tama ka. Pag na-doom nila yung DK, wala ng Dragon Formatic out. Pero ito, smoke naman. Mukha may ispatan sila dito. Luna will be the call. Blink forward. Eclipse will be casted. Pero nandun yung pin script. Hindi enough yung damage. And top lane, mukhang i-go nila. Mamamatay din. Double kill for the G. Mawawala din dito si Dazzle. Pero dito naman top lane. Blizzy. Dito si... Andito si Axe Attacks. Going for the BKB. Pero instant double kill to para sa side ng Gambit. Patagalin lang ang laban. Ganda ng drop ng Vega. Kaya nga nila. Pero so far, papatagalin pa ba ng Gambit Esports? Sagot dyan, hindi. May Luna sila eh. Pag pinatagal nila yan, yun na nga, sure lose. Masusure lose sila. Pero may Luna, may DK, may pakunat. Pero nandyan yung setup. Pero the call on to the Sand King. Monster kill for G. Mawawala si kuya mo. Pero taas naman. Dito naman, R. Blazy. Cutting off the creep wave lang. Push lang. Pero dito mid lane. Mukhang tinayuan yung Torre ni Doom. Pero ito, wakwakan lang ng tier 2 mid tower for the side of Vega Squadron. Top lane naman. May mamamatay ulit. Mawawala yung Tidehunter na napakulit. G
godlike na. Pero dito naman, the call onto the DK. Nandun yung defense, nandun yung sleep. Pero eto, the chase is all onto Undershock. At ginangat-ngat na ng Axe. Nandun yung call. Nasaan yung tigas mo, sabi ni Axe. Ginangat-ngat. Pero nandun yung stun. Infernal Blade. Napakakunat naman. Pero the Fiend's Grip. Dunk sa mukha. Mawawala dito yung DK. And game number... Wala pa. And I think... Game number 3. Pero... Oh, 420. Pero... Eto sa may bottom lane. Luna. Luna, thank you nga pala sa mga... alas 3 na ba? So, maraming salamat nga pala dyan sa mga viewers natin. Mga Dubai, mostly US. WXC 24/7, tuloy-tuloy lang tayo dito. So, hindi kayo ma-homesick. Yung mga Dota needs nyo, mga tournament nyo, covered namin, CIS, EU, US. So, hashtag ready 24/7. Si Ron Ray, Canada, shoutouts from Canada, si Kuya Ron Ray. Meron bing mga taga Davao, oy, mga Davao. Tugigaraw! Ready 24/7, mga taga Canada, Tugigaraw. Navi versus Banscore. Yawa! Pisti yawa, Mindoro. Nagsilabasan bigla. Nagsilabasan. Maraming salamat sa inyo. Thank you sa pagsubaybay. At sa walang tigil na suporta, pero walang tigil din yung Barrow Strike. Ravage will connect all to three. Nandun yung stun ng DK. Mamamatay yung Axe. At 54 seconds wala, pero may na-doom out dito sa gilid. Luna will be doom out, pero ito naman, SK, na-take out na rin. Pero G, beyond godlike, tinatanga niya yung Tidehunter. Right click, wala na rin intelligence. And G, beyond godlike streak, monster kill. And 3 heroes will fall, make it a 4. Triple kill, ibigay nyo na yung ultra kill for G. A complete team wipe for the side of Vega Squadron. NG, galit na galit si G. Binigay yung ultra kill. Kala ko hindi bibigay yung ultra kill. Kala ko kikiisin pa eh. Pero G. Pero ito Rampage. Wala, hindi na umabot. Pangarap lang yung Rampage. Pero ito sinayawan na lang yung Gambit Esports habang kinukuha yung tier 3 racks nila, top racks nila, nakuha na. Wala nga, nagmintis pa yung stun. Kalungkutan pa. Gucci gang. Ayan. Ano yan? Boss Orbs, hindi ko kaya ng 24/7, pero ready ako 16/7. Shoutout sa'yo. Shoutout sa inyo dyan. Ice. Kailangan tayo ng barya diyan, Mon. May pangalan dito, Ice Bayan. Nandito lagi pag gabi. Si Ice Bayan, nasaan na? Ice Bayan, labas ka naman. Kanina nandiyan ka, ngayon nawala ka na naman. Pero ito. Zayak. Tingnan natin kung makakabawi pa. 6 to 27 ang ating score. Si Resandre 101. Shoutout naman, Boss Orge from Marikina. Kala ko naman lalayo. Marikina, din yung mga taga dito. Bali Oasis, malapit sa amin. Mga taga Bali Oasis, hello sa inyo. Nasa Marcos Highway lang ako. Ready, fix na. basahin mo, Balanard. Basahin mo. So, ready, 6 to 9. Eric Malit, sabi ni Balanard. Ay. Kanina pa nanonood, mulat mata. Kina Pareter, kina Borno, kina Mark, kina Hansel at iba pa. Thank you, sabi ni Mr. Dems 01. Dati ta, nga, top mid laner si Gina, abutan ko pa yan sa bets. Sabi lahat ng bets. Shoutout Orbs dito sa Davao. Kuya Orbs, huwag tayo magkantun. Orbs, pasok na ba TNC sa quad? Depende. Pasok na sila sa DAC. TNC will qualify for the DAC. Dalawa po yung nakapasok sa Southeast Asian teams sa DAC. I repeat. Pero ito, smoke naman for the side of Gambit Esports. Walang naispatan dito, walang ward yung the rest of Vega Squadron. At ito yun, natanggal din nila. Pero ito si Calvin Vicente.
Shoutout sa iyo, pre, from Toronto, Canada. Napansin ko yan, nabasa ko yan. Best of 5 pa yun, TNC versus Mineski. Hindi ko sure kung best of 5 yung format nila. Pero ito, TP out muna. Sabi ng Gambit Esports, pinapatagal nila. Pinapatagal nila. So ito, wala ng top lane of Rax plus tower for the side of Vega. Pero pag pinatagal nga nila yung laban, kaya. Pero yun na, nagalit na si G. Ginalit nyo si G. Anyari sa Pinas? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Nawalan kaya ako ng pitaka kanina. Hindi ko alam. Nawalan ako ng pitaka. Kaya nga, yun na lang nasabi ko eh. Sabi ko, ganito na pala dito. Hindi, ganito na pala sa Philippines. Ganito na pala sa Philippines. Yun yung ano. Pero, yun na nga. Yun na nga. Eto na nga. Eto na nga po. Yun nga guys, kaya yun nga, yun na lang yung tanong ko sa tita ko, kaya gano'n na lang nasabi ko sa Pilipinas. Kaya parang gusto ko nang pumunta ng Canada. Magka-Canada na lang ako. Canada na lang tayo dyan. Boss Earthway laban pa TNC, sa 10 pa. Pero ito, back to the ball game tayo. Woo! Ay. Pero ito na, tingnan natin kung makakabawi na yung Vega Squadron dito. Pero eto na the second rush of the game at 27 minutes BKB para sa Axe at eto libreng rush pit pa ata dito sa may gilid. Pero eto inabakbak na nila yung bottom tower. Okay lang mawala ng pitaka, magkaroon ka. Loko ka talaga, cat lover ha. Binibait out mo ako ha. Pero yan na nga, Aegis and G's advantage para sa Gambit Esports. So yung mga na Gambit Esports game number 2 dyan, magpaalam na ata kayo. Nahuli pa si Luna, Diyos ko Lord! Nahuli! Nahuli yung pag-asa ng bayan. Mamamatay yung Luna. 55 seconds out. Nandito pa yung Dazzle. Inak sa mukha. Mawawala si Luna. Cheshire Cat. Double kill. Ano po next series? Game number 3. Ano po yung kalaban nila? Nabi. Ayun. Maliwanag na maliwanag. Game 3. Kung sino man nanalo dito, Nabi tayo. Nabi, what's up sa inyo mga paa? What up? Sabi ka din. What's up sa inyo? What is up? Today? Eto, today din to. Nandun yung DK, Dragon Form kinumit. Nasaan yung stun? Nasaan yung lockdown? No, pero nako, Lung Axe! Mawawala si Undershock. Pero bye-bye kinumit ng DK. At mid lane, winawak-wak na ni Dasak. Pero nandun, natanga. Ayun, ilan? Naging 16. Na intelligence steal lang 16 si Tidehunter. Pero ito, wak-wak na yung mid tower. And I smell a game number 3 para dito sa side ng Vega Squadron. Epicenter, naririnig ko sa may likod. Pero wala magagawa. Eclipse will not be enough. Axe is too much. Mawawala yung Sun King. And GG will be called. Game number 3 tayo ngayon for the CIS qualifier. Game number 3 po. Sino natin? Sino makakalaban ng Nabi? Wait lang para maniwala kayo. Kasi alam ko po, yung iba sa inyo, hindi tumitingin ng Wikipedia. Pakita nga natin. Pakita na lang natin. Wait lang. Yan. Pakita natin yung bracket. Para makita nyo naman. So, mag-game number 3 tayo. So, chillax muna tayo saglit. Palamag muna tayo. Ayan. Pakita mo, Joma. Yung bracket. Sino nag-aantay sa kanila for the semifinals? Game number 3. Kala ko magnanabi na. Pero, wait lang. Naku, ano ba yan, guys? Ano ba yan? Oy, out yan. Out yung ganyan. Bad yan. Bawal yan, sir. Out tayo sa ganyan. Pero, yun na. Game number 3. Break time muna tayo. Babalik po kami. Wombo X Combo. Next game, it's game number 3 ng Vega Squadron at Gambit. So, we will be right back.